Good morning mga kapatid! Samahan niyo ako at sama-sama tayong galingan natin ngayong Semana Santa at gagawa tayo ng langgaling! Siyempre, ang ating healing sangkap, ito ay tatawagin kong hantik. May buhay pa, ala, gumagalaw oh. Ayan. Ang langgam ay mayaman sa protein, iron at calcium at may zero cholesterol. Ito ay tinuturing na delicacy sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa Colombia, iniihaw nila ang tinatawag na big butt ants o hormigas culonas. Malaki ang mga puwet ng female ant species na ito dahil punong-puno ito ng itlog kaya't mayaman sa protina. May lasa daw itong parang mani o popcorn na makunat. Sa Mexico ay may sikat na pagkain na tinatawag na escamoles mula sa itlog na langgam. Kinakain nila itong hilaw na parang caviar. Sa Burma at Thailand naman, ang green weaver ant ay ginagamit nila bilang panhog sa salad na tinatawag nilang yam at hinahaluan ng curry. Sa Australia naman, hinahalo nila ang langgam sa tubig para makalikha ng maasim na inumin na parang lemon juice. Maliban sa langgam, ang tipaklom, huliglig, at batang tutubi ay itinuturing din na edible insect sa Pilipinas. Ayan, so yan yung magiging healing sangkap natin. At ang prescription ko para sa inyo, yun nga, yung langgaling. O ito ay lomi. Since nasa Batangas tayo, ang inspirasyon ko dito ay gagawa tayo ng sabaw. At ang sikat na sabaw dito sa Batangas, not just any sabaw, but their famous lomi. O simulan na natin. Simulan na natin bago pa lang gamin ang ating pagkain. So mantika muna. Umpisahan natin yung broth, yung pinaka-sabaw muna. Vegetable oil, just enough to cover the bottom layer of your casserole. Gawin natin yung pampalasa niya, yung aromatics natin, no? Yung sibuyas. Gagamit ako ng pulang sibuyas para mas may konting anghang pulang sibuyas. Yung sinangkutsa natin, o yung mirepoix. Sa French culinary term, mirepoix. Pero sa atin, sinangkutsa lang yan. Ang ratio lagi ng mirepoix, 50% onions, 25% carrots na mayaman sa beta-carotene, at 25% celery. Ngayon, depende rin sa panlasa nyo. Kung gusto nyo yung mas lasa ng carrots o ng celery, dagdagan ninyo. Balanse yung kulay. May orange, may green, may purple. Parang yung apron ko ngayon. So next natin, bawang. Panggigis ako na kasi meron na ako na-reading na bili na fried garlic. Ang galing nga dito sa sa San Juan na public market kasi kumpleto na talaga lahat. Parang tutulungan ka nila mag-shortcut sa pagluluto. Kung kailangan mo ng fried garlic, ala, meron sila meron sila isang pack na. Since bawal ang meat kapag Semana Santa, eto, gagamit tayo ng langgam. Okay? Bawal nga ang karne, gamit tayo ng vegetable broth. Yung pinagpakuluan ng mga gulay. Mga kapatid, so once mag-simmer, lalagay na natin yung ating slurry. Ano ba yung slurry? Parang asosyal naman. Slurry po yung pampalapot o yung tinatawag natin na halo ng cornstarch at tubig. Just like that. Meron ka ng pampalapot. So, para sa 1/3 cup ng tubig, lagay tayo gawin na natin 1 tablespoon. I-off na pala natin. Pagka-off, lagay nyo yung cornstarch. Haluin natin. And then, lagay natin yung isang itlog. Kahit hindi nyo na siya i-beat, okay lang. Yung gawin nyo, pagkalaglag na ganun, halo agad. Tapos, some seaweed salt. Season natin. And then, white pepper. Biyakin nyo yung yolk para mas lumasa. Yun. So, as you can see, lumalapot na yung ating sabaw. So, we'll set this aside. So, inisip nyo, ba't wala man lang ka-protein-protein? Mga 100,000, di ba? Mga 1,000 protein to kasi marami-raming langgam itong pipirituhin natin, no? So, magpiprito tayo ng ating hantik. Uy, pag gagamit kayo ng hantik, ito tip lang ha, huwag kayo gagamit naman ng galing na sa bakuran nyo. Dapat bumili kayo dun sa nagko-culture talaga ng langgam, ng hantik. Kasi hindi mo naman alam kung saan naman ang galing yung langgam na yun. Baka mamaya kung anong kinain yan, di ba? Tapos kakainin mo yung langgam. So gawin natin habang pinapainit yung pan at yung oil, magka-fry po kasi tayo eh. So dito na papasok yung lomi noodles natin. So meron ako ditong kalabasa, binoil na natin tapos minash. So gagawin nyo, kuha kayo ng karampot. Tama ba yung Tagalog ko? Karampot. Konti, yan. Konting ganyan, maliit na bilog lang. Tapos, lalagay nyo. Experiment ko kasi to kaya, ayan o.
para dumikit yung mga, ay may buhay. Masakit mga gatalanggam kasi, and we're done. Just like that. Joke lang. Ayun o, may buhay o, na nagbibiro. Ayan o, nakikita nyo? Ayan o. Nakakain na ako ng langgam before, so kung pwede ko na siya i-describe sa inyo yung lasa ngayon pa lang. Maasim, yun. Parang, para kayong kumain ng ano, ng prutas na hilaw. So you get something like this. Tapos, i-wrap natin siya ng lomi noodles. Konting dasal lang po. Kung pasmado kayo, maganda na pagawa nyo ito dun sa bahay na kung sino hindi pasmado. So yan, you get something like that. Dust it with cornstarch on one hand. Ito na. Okay. So prituhin natin to hanggang sa maging brown. Since luto naman na yung mga elements na ginamit natin at yung langgam, pwede mo naman kainin ng raw yan. Mabilisan luto lang. Gently drop it. So pag naluluto yan, yung noodles titigas, syempre. So kakapit siya dun sa ball nung squash and ants. Nung kalabasa at hantik. Saka kung kakain ka ng something na exotic, usually ang ginagawa talaga dyan prito eh. Para hindi ka rin mabigla. Kasi kung malambot na nga siya, tapos kakainin mo pa ng ganun, parang huwag mo i-full experience. Okay, maganda yung i-experience mo lang. Huwag mong, ayan, yung sakto lang. Makakuha nito na cultured sa kadalasan sa Rizal. Kasama ng iba pa mga exotic na pagkain. Marami rin doon. So kunin na natin to. Ang langgam, parang prutas talaga. Mayaman din sa antioxidant. Usually naman ganun eh, kapag maasim, mayaman sa antioxidants. Mag-plating na tayo, just like that. Okay? So kunin nyo ulit yung inyong soup ladle. Pag hindi ka pinansin, huwag ka magtaka. Soup ladle siya. Ayan. Ayan yan. Some spring onion. Fried garlic. May barbecue stick ako dito. And just like that mga kapatid, tapos na tayo sa ating langgaling. Tagay na! Sandali. Ay. Kunyari, excited ka. Eh, kumain ka na eh. Kitang-kita ko, tumulo pa. Siyempre, kailangan ko tikman, Dok. Ang importante, nagtira ka. Yes. Hindi ako nagtira talagang, nag-reserve talaga ako ng marami para sa atin. Okay. Ang title ng ating recipe sa Hiling Sangkap ay... Ito ang ating loming galing paired with langgaling. Oh, di ba? Langgaling kasi langgam. Punong-puno po ng langgam. Yes. No? At dito sa, dapat partner sila. Yes, sasawsaw mo. Pwedeng sausaw. Ah, pwedeng isausaw o yes. Pwedeng gawing soup lang to? Pwedeng soup lang din. Oh, okay. Punong-puno ng itlog ang loming galing, ha? Try na natin, Dok. Ito muna, parang iniiwasan mo yung langgam eh. Parang baka kagatin ng uso ko eh. Patay na ba yan? Oo. Kailangan, isasausaw. Pwedeng ito, hindi. Para try muna natin on its own. Try muna natin ang langgam. Okay. Ihigo okay. Pa si Doktor. Game. Okay, go. Crunchy yung noodle. Mm. Yung noodles na binalot po, ano yung nasa gitna? Squash, kalabasa. Oh, kalabasa. Para dumikit yung mga langgam. Okay. At sumunod sa kalabasa ay langgam. Yes. Langgam na pula po ito, ha? Yung hantik. Tapos, ang sarap ng ano niya, ng pagkalutong na yung asim ng hantik naman, eh nag-blend sa lasa ng crispy noodle at lasa ko rin yung kalabasa. Parang kailangan ganun. Po kakagatin ninyo yung langgam para lumabas yung asim doon sa tiyan. Ah, sa tiyan. Oo, kasi pagka sinipsip mo lang yung langgam, wala yung asim eh. Pag kinagat nyo, parang pumuputok yung tiyan niya. Ngayon, ano ang taste pag sinausaw mo sa loming galing? Natin. Try natin. Sasausaw. Okay, may sabaw naman. Mmm! Na-moisturize na yung noodles. Mm-mm. Ha? Mm-mm. Pero yung crispiness nandun pa din. Ano kaya yung gumagapang sangmuso ko? Ay, baka may buhay pa, Dok. Sandali po, ah. Itong kinakain po namin ni Chef ay yung pulang langgam. Yes, yung cultured na hantik. Baka kayo naman po ay mag-eksperimento sa bahay at habulin nyo lahat ng langgam. Kung itim po, masama po ang lasa nun. Yes. At masama ang amoy, no? Pantanggal lang po ng lamok. Kung gusto ninyong gamitin ang healing powers ng itim na langgam, gagawin nyo siyang parang lotion. Iipunin nyo yung mga itim na langgam, kukuyumusin mo at saka mo ihahaplos na paborito ganyan. Paborito pa naman ako ng lamok. Magawa nga yan. Oh, yan. Eh kaso, ang balita ko, swerte daw yung itim na langgam eh. Oo. Kasabihan. Yun, ang sinasabi nila, okay lang daw na may gumagapang na itim na langgam
sa bahay ninyo kung kaya nyo pong i-tolerate. Pero kapag ka pulang langgam daw po ang gumagapang, hindi magandang palatandaan. Saka di ba, Dok, mababait naman yung mga itim na langgam. Hindi sila nangangagat. Mm-mm. Pero subukan mo yung nanay nila, yung malaki. Ha? Pag pinisa mo, nakatayo ka, tatapakan mong ganun yung itim na langgam, di ba? Amoy mo. Ano yung amoy? Hindi magandang amoy. Ay, talaga? Matapang. Pag pinapatay nyo po ang itim na langgam, nag-i-emit po sila ng kakaibang amoy, no? Na hindi nyo magugustuhan. Baka para yun sa ano, pag meron sila mga predator, naks. Oo. Para hindi sila kainin, di ba? Parang nagpapa-you-tote-you-tote sila. Mm-mm. Na hindi. Yeah. Parang, ano, ano you-tote? Ah, yung pala. Ano ba yung tawag mo doon? Diglow. Dighay. Yun ang dighay. Diglow. Mamaya na natin paparinigin. Yung pa-you-tote-you-tote po, ayun yung diglow. Yes. Speaking of, Doc, eto mo ba tong recipe na ito? Mura lang. Per serving, okay. Pumapatak 25 pesos lang. O di ba? O di kung may 100 ka, meron ka ng 4 servings. Pwede mo na mapakain ng family of 4. Di ba? Kahit di ka na kumain sa restaurant sa labas. Di ba? Tapos, kumpleto ito. Mm. May gulay dahil...